By the way, sa pag-pruning po sa jackfruit, no? Pagkatapos na 3 to 5 days, we paint it with coulter. Coulter. Para hindi siya malata during rainy season. Uh-huh. Halimbawa sa tao, hindi ba? Ano yung sugat? Masugat. Mm, ganun talaga ang kwanpot. The best kung ang coulter, lagyan natin ng fungicide. Fungicide. I-mix. Pagkatapos, i-paint. Mm-hmm. So, sa buckhorn, ganun din. Pagkatapos, mga 1 month lang, babunohan. Apply ng abono urea. Mm. So, dami ng sprout. Renovation. So, pagka 6 months, magka-harvest ka na naman. 6 months lang? Mm. Talaga, sir? Mm. Yung, wow. Yung kuhan, markot. Kalamansi. Oh. To renovation process. Rejuvenation process. Ginagawa ko yan. Marami na kabisis. Pag yung markot, so magtatagal na yan? Hindi. Hindi pa rin? 5 to 6 years lang. Mamamatay ang talaga. Ang lifespan, no? Pero kung budded siya, matagal. Mm-hmm. More than 10 years. Ganon. Mm-hmm. Pero matagal mo bubunga ang kuan, ang budded, 2 years. Matagal. Samantala ang markot, 1 year lang, mag-harvest na kayo. Mm-hmm. Pero madali, malaglag, mapatay ang markot. Mabilis mm-hmm. mamatay. So ito sir, kailan mo ipo-fertilize to? Hmm? Ito? Kailan mo ipo-fertilize? The best, Tomino, after pruning, 3 days, no? Mag-paint tayo. Paint? Sa coulter. Pagkatapos... Yung malalaki? Oh, yung malalaki lang, sugat. Pagkatapos, abunan natin ng urea. Urea. One part urea, one part complete. Sa year one. Every 3 months. Every 3 months mm. of fertilization. Mm. Gaano kalayo sa puno? 30 centimeter lang. Apat. Doon sa dulo ng canopy? Apat. Oh, ito. 30 centimeter dito. One, apat o oh, anim two. Na... Nabutas. Nabutas. Gaano kadami? 50 grams. 50 grams. I-divide lang. 50 grams i-divide mo sa apat na butas. Mm-hmm. Tapos, every 3 months. Every 3 months. Okay. Sa pagbubunga na, kunin na yung urea. Iba na? Ano iba na? Complete na. Complete. Plus, marit of potash, plus solopos. Bakit, sir, nagbago? Hmm? Bakit kasi nagbago? Yung phosphorus at potassium, important yan sa pamulaklak pagbunga ng para makapit. Para makakapit, madaming ma-forma na fruit seating, formation mm-mm. sa fruits, malalaki siya. Mm-mm. Plus organic fertilizer. Organic din. At least mga sa 1 year kahit every ito hindi pa natapos. Sa lagyan ng organic. Ito? Yeah. Oh. Ay, yung mga butas na 'yan. Oo. Organic. Bakit doon ilagay dito lang sa pond basta organic dito lang. Basta organic. Yung inorganic. Kasi, hindi na lang maraming kasi manok. Ito ay oh, kabkabon. ano niya? Kabkabon. Manok ito. Kaya ganun. Hindi na hindi kasi natapos. So, kasi doon lang kahit manok. Isang kilo lang sa during summer time organic. Pag-apply oh. Hindi sa rainy season kasi ma-wash out man yan. Oo. Okay sir, saan tayo next? Doon. Okay, let's go. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.co, your original, trustworthy online palengke. Ito nagmamarkot? Oh, markot sir. Daming order sa amin, may 5,000. Na ano? Order, oh, markot. Natumba sa bagyo. Sa pagmarkot tuod, may technique ito. Mm. Hindi basta-basta, basta sanga lang, makamarkot, okay na. Ito, madali ito malaglag. Mapatay, kasi may edad na oh, gamosis. May edad na punggos. So, the best no to me, new ciliar branches, ang markotin. When it comes to marketing sa citrus, halimbawa, kalamundin o kalamansi. Ito, tinawag ito, new ciliar branches. Maganda yan. Maganda ito.
Oo. Newly open, developed labs na matured na siya, mga 3 weeks to 1 month ito. Mm-hmm. Oh, maliit lang ang may ano sakit ano, di ba? No ciliar branches, the best. Mm-hmm. May bonus track pa tayo, citrus. Bonus na lang. Okay. Kik. Sige sir, dire lagi sir. Ah, dali na lang. Ade, gi-open. Ito na yung open. Open center, okay, gi-potol ang top portion ito. Mm. Only wala. Yan yung supposedly yung wala ito potlik. Ito, ito na open center. Open na. Pero, dapat kun ito. Tanggalin din dapat. Ito, tanggalin. Para maigo sa sunlight penetration. Ito, tanggalin. Ito na. During summertime, mataas ang init. Ang the best na gamitin pagbaging, ito. Sako. Sako. Nylon sako. Hindi ito. Kasi ito, maigo sa, ito, sun scalding. Mm. Ito, scalding. Sunog. Sunog. Okay lang yan sa during rain season. Mm-mm. Yung tumiha, yung plastic bag. Mm-mm. Ito, sa summertime. Summertime, rainy at saka dry season ito ang the best. Kasi, index natin ang 3 number. Pagkatapos, may tayo record no? Sa edge. Mm-mm. Yung puno. From protein up to harvesting. Mm-mm. Kasi sa dry season, 135 days from protein up to harvesting. Mm-mm. Na repining siya. Mm-mm. So, rain season, 145 days. Mm-mm. Mm. Okay. Sa farm namin doon sa Layog, sa tabi ng Layog, no? Na was out sa Baguio, sir, during yung December audit pagkatapos yung Agaton, pag-March. 200 plus na was out. Wash out na puno. Fully fruiting lahat yun. Fruiting na. 5 and 6 years na. Sayang. Mabuo ngayon pag 50 up. Talaga? Kada isa. Kaya kasi yung jackfruit pag inatiman, talagang schedule and time frame bandig ka sa pag-schedule sa activities sa pag-pruning, ring weeding, fertilization, spraying. Pag 7 to 8 years yan, bumunga yan ng 70 to 80 fruits per tree. Ilan ba ang kaya niyang i-support ang isang puno na matured tree? Ilang bunga ang dapat kaya mag-arating? 60. Basta 7 o 8 years na siya. 8 years. O 10 years na. 60 o 70. Gano, ilang taon ba ang linalagi ng isang puno bago siya mamatay? Ito? Century? Sa century ito. Oh, kasi halimbawa, ang kinulikta na original ito, tinanim na yan ng 1988 pala. 1988, okay. Malalit pa ito sila. Kinilikta sa boss natin sa... So 30 years. Nanggaling sa... 35 years. Nanggaling sa Ubay Experiment Station. Mm-hmm. Kasi Ubay Experiment Station man. Mm-hmm. So sila ang una doon nag-umpisa sa propagation, mm-hmm. sa technology, applicable technology sa jackfruit. Mm-hmm. Pagkatapos, pag nakakolekta na ako sa lahat ng mga condo within the station, so I name it 1 to 7. So top 7, 1 to 7. So ito ang pinaka the best. Dos muna, nanggaling sa Malaysian. Pagkatapos, 1 ang pinaka marami nang bumibili. Pag makatikim na sila, makagain na sa prutas. Pagkatapos, kuan ang problema ang pagpropagate na. So therefore tinutukan namin. Ganun talaga. Pero nandoon sila sa Region 7 sa Mandawi Express Station. Kasi yung Bohol sakop pa sa Region 7. So ang sa whole Philippines ang nag-umpisa sa kuan funded sa kuan national ano o sa Picard. Yung Mandawi Experiment Station sa jackfruit, no?
POT, Package of Applicable Technology, collection of varieties, and then propagation. Pero pag nag-umbisa na ako sa station pag 1996, nag-request sila, nag-training doon sa akin. Ako nag-training sa ila sa propagation. Mm-mm. Pero silang nauna. Mm-mm. Sa pag-propagate. Sir, yung kanina, yung young tree, yung 8 months to 1 year old na young tree na training at pruning natin. Na-discuss natin doon yung fertilization ay 4 na butas every 3 months sa ilang grams? 50 grams. 50 grams. Sa matured tree na fruiting, Diba, iba na yung fertilizer iba. Niya. Gaano naman kadalas ang fertilization? Tuwing kailan? Sa matured na. Matured, namumunga. 3 years na, halimbawa 3 years na. Kasi ito, 2 years, sa 1 hectare, mayroon ng 20% na bumubunga. Pagka 3 years, total. Lagi sila. So, pag 3 years na siya, i-double. Double mo lang. Halimbawa, 50 grams. Sa year 1, 50. Sa year 2, 100. Sa year 3, 150. Sa year 4, 200. Year 5, 250. 250 na. Uh-huh. Maintain na yung 250. Yun na yun. Last na. So, dalawa ang technique sa pag-abono, sir. Kuan, ring method, banding, placement, pwede ito gamitin sa punuan, mga 50 centimeters. Isa, ilagay lang. Pero di ba sabi nila, pero, at the end of the canopy, yung pinakamalayong branch. Oh, ito. Dito. Yung tapat pero, niya. Ako, hindi ako nakuha. Ayaw mo doon. Ayaw. Mas malapit. Gusto ko lang 1 meter to 1.5 meter lang. Ang pinaka taas. Kahit 20 years na siya. Kahit na super laki niya, hanggang doon ka lang. Basta, mayroon lang inilagay sa punuan ng organic. Yung pinakadulong-dulo sa puno organic. Sa puno organic. Inorganic yung 1.5 to 10 meters. Halimbawa, complete plus prepotas plus salopos. Okay. Plus, isprehan natin ng foliar fertilizer. Okay. Para mayroong kompleto na support. Macro o micro elements. Not only mineral, trace element. Okay. Sir, ano pang hindi natin na-discuss na management? Fertilization, training and pruning. Bagging. Spraying and bagging. Na-discuss na natin kanina. Fruit bag, diba, pag na, spraying, bagging. Na ano na siya, na fertilize. Na-fertilize na. Na, okay. Na 12 to 15. Pero ang term namin doon, hindi fertilize eh. Na fruit setting na siya. Pag na fully pollinated na. Then magbabaging ka. Bagging. Spraying. Thinning ng bunga. O pwede. Okay. Fruit thinning, yung mga deform lang. Deform lang ang tatanggalin? Para big stable. So kahit na magkakadikit? Magkadikit. Dalawa. Dalawang kunin magkadikit. Kunin mo yung isa. Yung isa lang. Para makatin tayo ng class A. Okay. Alin sa dalawang magkadikit ang tatanggalin? Yung rounded, huwag. Yung deform, ganun. Tanggal. Kahit na mas malaki yung deform? Oh, kahit malaki. Tanggal pa rin yan. Tanggal. Basta yung round lang. Isa lang. Okay. Pero kung ang imo intention para propagation, seedling, rootstock, no? Huwag tanggalin. Kasi ang buto, importante. Kailangan mo yung buto. Kailangan may buto. Katulad namin. Regardless kung pangit ang shape, basta importante yung buto. Kainin lang. Ang seeds ang importante. Pagkatapos yung kuhani, pagkain natin yan. Libre la. Sa station sa una. Ako pa naghantol na nareserve sa kasa orchard. Pagkatapos, seedling. Seedling lang. So, na-discuss na rin natin yung seedling management, grafting, etc. Triple rootstock, na-discuss na natin lahat. Harvesting, sir. Yung mga malalaki, explain lang natin to. Ito, ilang araw pa bago i-harvest. Ito, pwede na i-harvest. Okay. Let's go, sir. Hanap tayo. Ito. Okay. Natandaan yung mata niya. Malaki na. Asan ang mata? Kasi ito, sir, buddy, maliit pa. Matured na. Maliit pa. Okay. Pero hindi pa yan. Okay, balik natin, sir, yung ano. Kwan, so, ilang araw pa to? Ilang months ano, pa to? Yung kwan namin dito, yung pag-start sa harvesting, sa kung gano'n, ano, season ng ngayon, no? Na-disturb ulit sa bagyo. Sa audit, agaton. Pag-harvest, usual harvesting dito,
mag-umpisa sa middle part of June. June. Pagka July na, pinaka-peak na July and August. So, ibig sabihin? After, until September. Oo. So, pagkatapos yan, mayroon din mo tumuusbong na mga bulaklak. Para off-season na yan. Oh. Kasi all year round. Off-season siya. Sa kuhan ito, sa pinaka-peak season niya, ang daming bunga. Sa on-season, sa off-season, maliit lang. Konti lang. Konti lang. Mayroon mga 5, 6, 8. So, ilang beses mamumunga sa isang taon? Makalawa. Dalawa. Kuhan. On-season o off-season. Okay. Ang off-season, makarami sa December, January, ganon. Oo. February. February pa. Sir, ba't mo ganon ganon? Para motunog na siya. Kaya, pag kuha namin sa recording, ano, halimba, 120 days na, pag matunog ito. Pag malakas ang tunog. Malakas ang tunog. Dull or hollow sound. So, hollow. Meaning to say, breaker right. Na siya. Breaker pa. Breaker meaning malapit ng mahinog. Mahinog. Mga 5 to 7 days mahinog na siya. Mahinog na siya. Mukin said sa imong record dito na 135 days. So ganun na oh. So ang tama is 135 days. 135 from days. Fruit setting. Fruit setting. Sa dry season. During dry season. 135. So kung ito mayroon kaming stick, pinapakpak lang namin ito, nag-train ako ng tao. Pakpak. Alam na niya. Oh, alam na hollow sound. Pagkatapos yung... So ito hindi hollow sound to? Hindi pa. Parang hindi may laman pa, no? Kung ito, para pang vegetable pa ito. Hindi vegetable pa, table, to? Tema, mayroon... mayroon ginataang lang ka? Mayroon dito, wala, matanggal na small, di ba? May small... Na breaker? Indicator yan na, kung ano siya? Dahon? Dahon. May dahon siya rito? Pag ma... kung ano siya, brown, turn to brown. Oh. Meaning breaker na siya. Ayan, sir. Yan, sir. Ano ba yan? Oh, ano yan? Hindi, hindi. Yung maliit lang. Pagkatapos, ato dito? Maka-indicate. Ato ko na dito yung breaker pa para makuha. Ah, sige, sige. Pakita natin. Hay, managi. Maka-indicate kita na. Balik ta dito? Oh, balik. Balik doon? Ada, Pam? May daan dyan? Breaker? Ah, sige. Punta natin. Oh. Sir, masarap ito ng gawin ba, no? Matamis. Alin, sir? Parang mayroon hinahalo na... Asukal? Hindi. Gatas. Oh? Ito. Iba ito. Talaga, sir? Oo. Masarap yan. May seedling ka yan? Si Mrs. Tanongin natin mamaya. Hindi, paghihapon pa na. Mukha pa. Mukha ito na pa mga kumpaghihapon. Ayan, pero ibang tunog na. Hapit na ito. Ano, de? May... John. Oh. May mga kasi sir yung ano niya, spine niya. Matigas pa. Mga lalaki second pa. Week of John. Oh, lalaki oh. Pa to. Hindi pa siya nakakalat. Oh, mukalat ng animal spread na ganun siya, sir. Yan. Breaker na yan, breaker. Mga second week of John pa ito, sir. Pag breaker na, pwede nang i-harvest. Pwede na. Okay. Pag in-harvest mo ngayon to, gulay ang labas. Ah, di man ang tunay na karakteristik siya ko, ano? Rounded siya. Well, developed siya. Fully pollinated siya, sir. Alin, sir? Ito. Yan ang fully pollinated. Ito. Ayan, oh. Bilog na bilog. Pero may damage na. Bakit? Hindi na balot. Wala, mabalot. Hindi na. Sayang. Ade, okay, ade, sir, oh. Hindi na. Naano ka lang ng... Ano, wala na. Pero pwede palakihin pang gulay. Ayan o, bilog. Ini sir, kuan guwapo kuna ng sayon para pang production. Ito sir, pwede nang balutin to. Oh, ito. I-treat mo na sir. Treat muna pala. Ito, pwede na ito. Esperan pagkatapos baging mo. Kita. Sir, ano pang spray mo dyan? Walang baging. Oh. Ito sa taas, walang baging. Oo. Anong pang spray mo? Sa? Bunga. Insecticide plus fungicide to control the attacking of
fruit fly and fungus disease. Mm. Pagkatapos ibaging. Okay. Combination lang or mayroong organic tayo, mm-hmm. Metarhizium. Wala tayong metarhizium. The best ang metarhizium. Organic yan. Oh. Biological control sa fruit fly. Kahit snout beetle, hindi mapatay sa mga insecticide, no? Kahit purodan, mapatay sa metarhizium. Mm-hmm. Sa aking kuan research, no? Oo. Baka sige po, let's go na. Oo, let's go na. Apo. Wala akong graphic ngayon, sir. Ay, di ba, ma'am, next time ako mag-o-order. Guwapo nang gawin ba, no? Kay purbida, murag may gatas pagkaon. Masarap. Para may halo na na gatas. Yung guyabano na yan. Matamis. Pag ano, o-order ako pag ano. Ako lang magagawa. Mm-mm. Natapos rin, sir, bye. Thank you so much. Bibigyan ko po kayo ng organic fertilizer na amo. Salamat. Thank you very much. At familiar na kayo dito, sir, no? Familiar na kayo, sir, na si Mama. Nito. Nakagamit na kayo dito, ma'am? YouTuber man ito. Ah, okay. User na kami dito. User na pala sila ng amo. Saan nyo natutunan to? Ako, sir, nakita ko sa vlog mo. Ah! Yun. Kaya kayo bumili. Last year pa pandemic, naka-like na ako sa agribus. Ah, okay. Marami ako nakita, pizza, yung onion. Kasi yung t-shirt. Sir, kasi sila mo na-award. Thank you. Pati nga yung thank you. Thank you. Ayun. Agribusiness. Oh, okay. Eh, nung nag-pop up nga yung message mo, sir, sabi ko, yung message ko doon. Paano ba ako? Kasi di ba maraming nag-comment, sir? Ano pa yung i-message ko? Pinag-isipin ko, ano to? Ano ba yung i-message? Yung mapansin agad-agad. Kasi sa dami pa naman yung magpo-comment, sino, saan sila pupunta? So, inisip ko talaga yun na try ko nga ito yung parang paangas na magpapansin. Eh, nung nag-reply, ano sabi mo? Napansin na. Oh, yun nga po. Okay. Thank you so much. Thank you. At marami po kami. Opo. Marami pong matututunan yung audience natin sa episode natin. Mangain muna tayo bago kayo umalis dito. Ah, sige, sir. Magkaon muna daw. Okay na? Sige, sir. Ay, si ma'am. Dito ka man. Ay, Bob. Nakontak na ni... Yung magsusundo daw sa atin. Juan. Sakto. 1 p.m. Ito ba yung bago? Dito na lang sa kanto. Akin yung direct ata. Okay. Ano nakatabi dyan? Ang ginagawa pa? Okay. Dito na lang ako tabi. Okay, sir. Okay. Sige. Kain na kayo, sir. Ma'am, sama ka dito. Oh, sige po. Sige po. Ay, sama po kayo dito. Yes, sir. Sir, sabi mo, yung lahat ng bumili sa inyo ng sidli, tinutulungan nyo sila ibenta yung ani nila na langkar. Yes, sir. Kasi as part of our goal na to help our customers, existing customers, as part of our after-sale support sa kanila, kami na rin kusa naghanap ng possible buyer sa mga farm produce nila. Now, kung ayaw nilang ibenta sa iba, willing naman kami bumili. Kami ni Mrs. nagbabayaran, sell na rin naman kami. Kasi as our way of helping na lang din sa aming mga customers na hindi na sila mahirapan in terms of their sales farm produce pag market. So, that's the time we come in. And then yung mga hindi namin existing customer, tapos if they seek help from us na bilhin or ibenta nila yung farm produce nila tapos wala silang buyer, we also help them by linking them to possible or prospect buyers. Processing plant in Davao. So, by tons ang requirements nila. The last time na nag-usap kami is kung kaya ba namin mag-supply ng sa isang buwan, 7 tons. Wow. As initial na isang cup nila kasi yung customer nila is overseas.
nagpa-process nila overseas yung customers nila. So, by chance na yon. So, yung pagdating doon na hindi namin mga existing customer, i-consolidate namin yung mga sa ibang customer namin para makaabot sa requirement ng processing plant. So, that's the time. Matulungan pa rin namin yung mga hindi namin customer. But, to do that, they have to reach us. I-contact lang nila namin kasi hindi naman namin kaya lahat na kami yung pupunta sa kanila kasi hindi rin naman namin alam na may existing plant pala si ano si certain person. So para makatulong din kami kasi ang hindrance talaga sa success ng farming is we are very successful sa pagtanim, sa ating farm produce. Pero nadidismaya yung mga young farmers natin o yung mga existing farmers natin dahil nga po walang market. Merong market, only that, hindi nila alam sino ang tamang lapitan, saan pwedeng ibenta, sino ang buyer. So yun yung mga problem, which is, hindi ko naman sinasabi na proficient na ako pagdating dyan, si Mrs. ganun din, pero we are trying na makatulong sa mga existing farmer para later on, ang goal ko, manown pa talaga yung EVX with jackfruit kasi marami po siyang ano, marami po siyang possible like, na producer, hindi lang sa like yung dry jackfruit, yung frozen jackfruit, yung jam, yung flour, possible, pwede rin maging flour. Talaga? Aside from that, marmalade, jelly. Ano pa? Jelly, may ano ka, may farm produce ka, tapos may contact ka sa ano, may contact ka sa buyer, kailangan talaga magtulungan. Actually, may si mama, na member man siya sa mga association ng mga ganun, sir. Ako kasi, hindi kasi ako agriculturist, tubong ano lang, natuto lang mag online. Kasi I am a, si Mrs. is computer science graduate, and then me is BS IT. So malayo po sa farming, sir, eh. So when it comes to connecting my reference, parang hindi makapanipaniwala yung ano, sir, ba? So pagdating doon sa mga meeting ng mga jackfruit association, si mama po yung naano. Pero pagdating sa marketing, nagkakamin ako. The last time, the other week, nag-meeting sila, and then wala lang, nakinig lang kasi ako, sir. And then I found out, wala naman akong planong magpakilala o mag-butt in. Pero namang problema na sila, sir, kasi ang pinag-uusapan kasi nila, sir, magko-consolidate na daw sila kasi may buyer na. Ngayon nakikita kong may maliit na problema na magiging malaking problema in the near future kasi yung pinag-uusapan nila consolidating up orders na ng planta, pero hindi nila iniisip paano darating sa planta yung farm produce. Sino yung magkukulikta? Sino yung may sasakyan? Yung logistics. Oh, yes, logistics. Tapos sino yung maglalabas ng pera? Kaninong fund, kapital? Kasi syempre, sir, kung ako yung farmer, yung produce ko ibibenta kay yung magkukonsolidate, yung bentahan. Tapos yung bentahan, wala man silang alam, sir, kung kaninong fund kukunin. Ay, siyempre, kung ako yung farmer, sir, bebenta ko, payag ka kaya, sir, oh, ito yung farm produce ko, tapos wala ka lang marireceive maski piso. Siyempre, yung pang-araw-araw nating gastos. So, yun yung nag-back in ako na, wait, dapat, ano yun yung pinaka-konting detalye, huwag nyo kalimutan, kaya magiging mitsa, yan. And then, sabi ko, kung hirap kayo sa farm produce pagbenta nyo, I can help, sabi ko. Basta, I can help, give me by tons. Kasi kung below tons, hindi ko rin naman ma-achieve yung requirements na pagbentahan ko. So, useless lang din. Good thing na deal namin yung isang planta sa
Davao. Hindi ko lang i-mention sir kasi mahirap mag-mention. Secret. Yeah, mahirap mag-mention. Pero yung planta na yon sir, we are aware naman siguro sir na yung banana industry nila mayroong problem yung plantation nila. So sila mismo yung kumontak sa amin na convert. Inuumpisa isahanan nila sir yung mga constituents nila na nagpa-farm produce ng banana, mag-shift na into jackfruit plantation. So we were there last October yata or November na deliver. Mm-hmm. And then binisita talaga namin yung ano sir, yung farm nila. Mm-hmm. Na ito yung pagtanim naman ng jackfruit, tapos yung planta nila, nandun talaga kami. So good thing na we are linking up sa aming mga existing customer as well as sa aming mga existing AVR Sweet Farm dyan. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Okay. So, kung kailangan nyo ng tulong, message lang po kasi hindi naman po tayo magtatapos na kami-kami lang. So, kung marami tayo, mas mainam po talaga na magpunin. I think maganda rin siguro yung magkaroon ng buying station para lahat ng nearby towns, lahat ng mga farmers, sila magdadala doon sa isang buying station. Para yung buying station, andun yung mga malalaking truck na mag-deliver papuntang factory. You know, yung pinag-usapan nila, Mama? Yan ang pinag-usapan during the regional forum ng jackfruit growers. Pinuproseso pa po nila yun. Saka kasi nag-suggest po ako doon sa marketing section. Kasi mayroon mga ano ba yun? Buyer na nag-attend doon. Kasi sila yung nagsusupply daw ng jackfruit all over the Philippines sa mga supermarket. As fresh. So, malaki ang ano doon, wastage. Consignment pa naman. Hindi nila alam yan. Pero ako alam. Alam ko yan. 2 to 3 months utang. Pag hindi niya nabenta, ibabalik. Hindi kanya babayaran. Basta consignment, gano'n? Mga ganyan pa. Alam ko yan. Hindi, yung sa... Mas safe ang price. May nag-order, sir, sa Manila Company. 5 tons. Pagkatapos, para lang yan, one of the ingredients sa halo-halo. Mas maganda pa yun? Sin ba yun? Private company. Mas maganda pa yun. Mas maganda pa yun. Panay tawag na tawag kang mama. Kaya yung na-mention ko sir na we are willing. Ang problema, hindi kami nakakasundo sa presyo. Kasi ang bayan nila sobrang baba. Hindi pwede. Eh, tapos mula dito sir, itatransport papapunta doon. Gagastos yung malaki. Tapos pag mula dito, tapos nakahimay o frozen, kailangan nun yung mag-deliver sir, freezerized van. Kasi pagdating doon, wala na. Mapapanis na yun. Kung sa init ba nun. Tapos pagdating ng Matnog Port, madelay ka pa. Okay, mas malaking ano yan, na market, pero mas malaking problema. Yes. Yung mga simple, like may prutas ka, sabi na mention mo kanina, di ba nakita natin mo yung pinatikim mo, frozen. Yes, sir. So, isang option din yan. Isang option din yan, sir. Kasi, halimbawa, whole fruit, ibenta natin ng per kilo. Yung iba kasi, can't afford ng whole fruit. Mm-mm. So, yung gagawin natin, per kilo, i-slice. Slice. So, pag na-slice, syempre, bukas na yon. So, pronto spoilage na. Pero pagdating sa IBR, wala po tayong magiging problema, sir. Kasi kung hindi yun maubos pagbenta in a day, yung na-slice, i-frozen natin yun. Hihimayin na natin. So, ilagay sa freezer lang. The next day or the next following day, pwede pa rin natin yun mabenta. Pero good as fresh pa rin. As walang gaano katagal yun na hindi masasira sa freezer? 6 to 8 months. 6 to 8 months. So ito, even 1 year pa. Mm-hmm. Basta frozen talaga. Ang public, ang tao, sanay nang kumain ng frozen langka. Sa Davao, sanay sila kumain sa Manila, ng frozen. Frozen langka, sanay na. Sir, yung pagbibenta naman ng
seedling material ng grafted. Paano yan? Ang seeds para sayon, propagule, rootstock. Rootstock. Pagkatapos yung fruitless, ganun. So yung whole, yung maganda ba, hindi deform, pwede yan ibenta. 60 per kilo. Sa umidad na yung fruits ng 7 to 8 years, 70 to 80 fruits. Per tree. It three. Can, maka-income ka ng 35 to 40,000 per tree. Pag eight years na. Wow. 35 to 40,000. Per fruit. Per tree. Okay, whether sorry, you like it or not, as long as you can have the management aspect when it comes to package applicable technology. Okay. Correct ang pag-manage sa fruit fly sa insects. Yes, sir. Sabi mo, sir, ilan per tree? Ilan thousand? 35 to 40,000 per tree per year. Okay, dalawang ano yan, fruiting. dalawang fruiting. Okay. Ilang puno ang ilalagay mo sa isang hektarya? 100 per tree per hectare. So 40 kung matter of 10 by 10 meters. 10 by 10 meters. Between rows, between hills. Okay. Square meter talaga. Okay. 100 trees sa isang hektarya times 40. Magkano yan? 100 na puno, 4 million. Oh, 4 million per year basta yung puno ng langka ay 8 years and above. Is it easy to manage? Easy to manage. Compared to mango. Mango na. Oh. Ay, lot ang gastos. Ang, sige lang yun. Wait, balikan ko lang sir yung, balikan ko lang sir yung ano, yung tanong mo kanina kasi sabi mo, ilang puno ang pwede sa isang hektarya. Well, ang sagot ni Papa, 10 by 10. 10 meters by 10 meters, that is, 100 hills. 100 pieces. Maximum. May mga maximum. Customer kasi ako na gusto ko i-maximize, i-utilize ang area ko. Sabi ko, sir, minimum I won't pwede. Compromise yung spacing. Yung distance. Oo. Pwede ka mag 8 by 8, kung 8 by 8, 156 per hectare. Pero yung kumbaga yung mo. Pinaka ano ko, pinaka compromise ko na spacing as of now is 10 meters by 8 meters. 10 by 8. So 10 ilang? By 8, that okay, is 125 minimum. Pieces. Okay. 125 per. Times 40. Maximum o minimum? Minimum. Oh, 5 million. Kayang-kaya, sir. Magkano ang gastos mo sa every year doon sa kinikita mo na 5 million? Sa mature na. Na mature trees. Pag-umusa pa lang? Hindi sir, mature trees. Yung mature the 8 years. The 8 years. 8 years. Kasi doon kakikita expenses. Ng 5 million eh. Maintenance, operation expenses. Per year. Salaries and wages. As well as mga inputs. Inputs. Lahat. Sales, fertilizer. Malaki na siguro sa tingin ko so, sa mga... 400. Oh, see? No. Bill of that. Kasi magkano? Depende man na pa sa presyo na sa imong maintenance. Ano lagi? Sa ngayon, sa... 8 years na, 8 years. 8 years na to. Ibig sabihin, wala nang weeding dyan, kasi malalang na yung trees. Wala na. Pruning na lang yan. Fertilization, spraying, bagging, tima, underbrushing. So, ano na lang. Mga 250,000 lang. Bili ng sako, yung iba pwede man ma-recycle. 250,000 to 300,000. 300,000. Butang ka, 300,000, okay. Magpalig mo na 300,000. 300,000, maximum 300,000. So mga 5 million minus... 4 million and 700,000. Yearly. Again, provided tama ang management. Package of applicable technology. Package of? PT. Ano, sir? Package of applicable technology. Applicable technology. When it comes to jackfruit technology. At pagdating sa tamang technology, si sir ang expert. At saka si ma'am, sila talaga ang expert. Hindi ma'am, ha? Pag sabihin mong hindi masyado, may aagaw ng title. Ano ba, sir? Ganon, no? Ang jackfruit. Yeah. Okay. That's the potential income pag nasa 8 years. Anong yung first year na bubunga ang langka?
Isa, padala dalawa, pa konti-konti. Sa year 2 mag... Year 2? Simula. Yan. Magsisimula na. So out of 1 hectare, 100 ano, halimbawa, 100. Mga 20% of that. 20% lang. Ang, kailan yung bumabunga? Marireach niya yung 100%? Pagka 3 years. 3 years? 100% na agad? 3 years. Sa patag. Plain ba? Plain. Mm. Pero sa... Hili. Rolling. Wala. Rolling. 4 years. 4 years. Okay. Yan ang... So 4 years... Sa tubog. 4 highway, years... 2 years lang yan. Sir, 4 years, 100% na yan. Pero not as three big... 3 years lang, 3 years. But not as big ng income lang. Doon sa 8 years. Kasi 8 years, batch of 3. Kasi hindi pa maraming... Kasi hindi pa madami yung sangaren. Apo. Every year, mag-i-increase man siya ng number of fruits, sir. Like for example, for the first fruiting niya, 5 to 6 ano yan? Fruits per 3. 3 to 4 to 5. Hindi, i-double yan pagka... Tapos sa next season naman, sir, meron na naman, madagdag na naman yan. Yun na po yung hanggang sa maatay natin. Pagka 3 years, i-triple. 8 years na fully matured na. Yan ang... Yun na po yung... Observation natin. 50, kasi 60. Kasi sa jackpot, 60, sir. May, ako ang key may, person in authority. May ginawa nga akong doon. YouTube niyan na file, sir. Tapos yung existing doon, doon mismo sa nursery namin. Doon lang sa nursery namin. Sa bahay. Sa bahay. Binilang ko yung fully matured tree noon. Fully matured fruits. 44 piraso ang bilang ko. Bunga niya. So, 44 piraso. Padman, marami-rami na. Okay. Pabili mo, basta sa mother plant na madalas kunin na yung sa yung pagpagyol, ano? Maapektuhan ang yield performance. Understandable. Kasi yung, by purpose. Yung sinasabi ko nga, 70 to 80, talagang for fruiting yan. Fruit. Para fruits lang talaga. Production. Production. Intended for fruit production. Fruit production purposes. Yes. Sir, ang tanong ko, ang tanong ko, kasi maganda yung kita, gaano ka kaya ang gastos to establish a jackfruit orchard? Sa pag-umpisa? Pag-umpisa. So, planting materials. Planting material. You are going to start. You are going to plant 1 hectare. Ano man? Single ato, double, triple. Sa single. Single muna. Single muna. Single muna. So, we are going to start up whether it is 10 by 8 or 10 by 10. Doon na tayo sa 10 by 8. Lagyan natin 10 by 8. Kasama na yung, hindi kasama yung presyo ng 1 hectare. Na lupa, syempre. Oh, syempre, even wala po yun. So, tanim lang, management, establishing the farm. Sahod ng tao mo for the next 3 years. Wow. Tapos tawag nito mga tools na kailangan. And at the same time yung pag-fruiting na. All in all sa isang hektarya nasa 350 to 400 sir. Wow, for the 3 years. What? For the 3 years. For the 3 years. So, that includes years, the planting, sir, material? Lahat na. Included na, sir. Maintenance lahat. So, medyo... Masasabi kasi natin malaki. Pero, pagdating ng first fruiting, sir, I can say na almost mag-o-offset naman na. May pang ano ka na. Kasi, at least mababawasan yung gastusin mo. Kasi yes po, sir. May pagkukuhanan ka na unti-unti. So, tapos mag-alapse lang yan. Kasi season naman yan ng mga 2 to 3 months. Tapos pahinga lang yan kasi continuous fruiting siya. Makakapag-harvest ka na naman in the next 5 months, 6 months. So may kita ka na naman. So 3 to 4 years, sir, offset ka na. When you mean offset? Break even? No. Yes. May break even ka na? Break even ka na. May possible, may sobrang kita ka pa. Mayroong kita. Ang sagot ko kasi... Either break even na, sir, o may konting kita ka na kasi binabari ko kasi yung computation natin won't be applicable in the near future. Kasi mag-iiba man yung presyo, sir. Pag mag-increase yung market price natin, tapos yung kinompute ko yung presyo natin ngayon ng startup natin, possible lesser time, mabawi mas mabilis na natin. Mo ba mababawi? Yes po, opo. Kasi tataas yung value. Taas naman yung value yung pagdating ng fruiting time na. Kasi, halimbawa ngayon, nag-compute tayo.
ang computation ko is nasa 40 to 50 pesos per kilo. Kilo. Eh, magtanim tayo 2023 by 2026, naging 100 na per kilo. So, iba na po yung ano. Galing na. Galing ng... Iba na po yung magiging computation natin, sir. So, kaya sinabi ko na possible opsit na yun on the first fruiting, pero safe ang fourth year. Okay. Pero regardless of that, sir, hindi siya katulad ng iba, like for example lang, sir, may lang mangga ka. Si mangga kasi, sir, kailangan mo talaga ng fan. Every fruiting, kailangan mo mag-spray. May daffy siya. Days after flower inducement, 20 days, 40 days, hanggang mag-fruiting siya, tapos ibaging pa rin. So, mas compared to EBX with jackfruit, mas less ang maintenance niya. So, win-win siya when it terms to management, kasi mas mabilis. Kasi si mangga, kung hindi mo alagaan, di talaga yan magbubunga. Pero si langka, kahit pabayaan mo, magbubunga pa rin. Okay. Mas less lang. Less lang, sir. Pero kung commercial approach, well, for the information of everybody, yung pagtatanim kasi, katulad lang din yan sa atin. Kaya tayo nagtitake ng multivitamins para to compensate yung mga nutrients na kailangan ng katawan natin. As well as the langka or kahit anong fruit bearing trees, kailangan talaga nila. Okay. Sir, may tanong lang ako. Kasi di ba nagbabago rin yung mga technologies in terms of management. Nauuso ngayon yung ang mga puno ay hindi na nila pinapalaki. Kasi nga, easier daw yung management as far as harvest, di ba? So, tap pruning, di ba? Tap pruning para hindi pataas. Okay. Pero ang ginagawa nila, kasi kung mas maliit yung puno, mas maliit yung, mas konti ang number of fruits. Depende sa fruits. Depende sa pruta, yan. Depende sa puno. Sa jackfruit. Sa kaisang langka, hindi. Pero kahit maliit ang puno, bubunga siya ng malaki. Yes, okay, sir. So possible ba na yung recommendation nyo kanina 10x10, recommendation mo bago 10x8, possible pa ba yan na 8x8 or 8x6? Pero hindi mo na palalakiin yung puno. 8x8, sir, we can still compromise 8x8. Pero as you can see, sir, we can still compromise 8x8, pero may disadvantage siya pagdating ng 8 years o yung full maturity niya. Kasi pang-abot naman sila, sir. So, more on heavy pruning ka na, sir. Pag heavy pruning naman, sir, doon magbunga, pero apektado yung fruiting niya. Parang tao, sir, ba na parang, ay, tawag nito, ginulpi yung tao. Parang ganun, ginulpi yung tao na imbis na makakilos ng tama, hindi na. So, si ganun din si, kahit anong pruta, sir, kung pana yung putol natin, parang ginulpi natin sila. Okay. Sige. Sir. Ang nahitabo, sir, ano, sa, it comes to distance planting. Noon, no, 5x5. Kasi ang purpose yan, para sayon, propagation, at saka seeds. So, when it comes to production, 8x8, na ang rekomendasyon ko, before I retire, no. So, yung sa plaza, pag, ang problema, pag abot na ng 5 to 6 years, kayo nag-abot na. So, ang dami ng maliliit na mga bunga. Hindi na dami ang class A, ano? So, Tommy, 10x10 is okay. Okay. Basta mag-pruning lang kayo, heavy pruning or intensive pruning, apply yung open center method, strong weather method, mag-abono, organic plus inorganic. Okay. Ganun lang. Sir, ma'am, dahil kayo ang expert, no? Yung family niyo talaga ang expert sa... Marami naman expert. Marami na ngayon. Sa ano? Kayo ang napili naming expert. sabi ni boss sa una ba, ikaw lang daw, expert kayo sa kuhan, sa jackfruit. Pero disipulo lang kayo natin. Kasi ako ang mayor dito. Sige, sir. under ka lang natin. Okay. Okay man lang yan. Sige, sir. Dahil kayo ang expert dito sa jackfruit,
ano ang pinakamalaking challenges in terms of fruit production? Pinakamalaking challenges? Fruit hindi na sa yung buong yung farming. Sa jackfruit. Sa jackfruit. So at least makontrol mo ang fruit fly. Fruit fly. Yan. Pangalawa, kawat. Ano yung kawat? Yung magnanakaw. Nakawin. Madali nakawin kasi it emits a ito, sweet sir. Sound. Okay lang to dati, sir. Eh. Emission. Ako talaga sa halo, nila. Halo, oh. Naamoy nila. Oh, naamoy nila. Oh, may hilog doon. Ano? Kailangan mo, sir, Armalite. Armalite. Na yung ganun, sir. Kahit yung kahit materials ano. Kagabi, kinawat. Planting oh. Materials pa, kinawat. How come pa sa prutas namin? Kinawat. Pero okay lang, okay pero lang. Pero isa pa rin, yung weather yung disturbance. Weather. Mga bagyo. Bagyo, so, constraint siya yan. Okay, sir. So, may around tayong yeah. Po, yung recommendation natin sa bagyo, triple. Ayun na, yun, that's solution, no? The triple root stock. Multi-roots na sa'yo. Multi-roots galing ni sir talaga, oh. Ganun na. Oo. Para it can resist sa mga super typhoon. Okay, fast sir. Grower pa siya. Fast grower pa. Kaya malaki ang chance ang problema sa mga class A fruit classification. Basta triple. Basta heavy fertilization lang. Okay, dahil kayong expert, saan mo kayo makakontakt? Makakontakt kami sa aming FB page. So, ililink na lang siguro, sir, yung Adela. And ako, phone numbers. Wala lang po. Phone numbers nasa FB page rin, sir. Ibigay, sabihin mo na. Phone numbers is 09-97-60-35-866. Then 09-97-60-41-200. Then last, yung smart user is 09-60-895-0447. Ayan. So, makakontakt nyo sila yung mga gusto mag-order ng mga seedling materials, planting materials. It's either single root stock or double, triple root stock, double root stock or triple root stock. Yan, mabibili po lahat. At you deliver nationwide. Yeah. We deliver nationwide according to client's budget, sir. Okay. Kasi, like for example, kung kami mismo mag-deliver, shoulder po ng customer yung shipping diesel namin from back and forth. Kung maliit lang yung order nila, like 10 to 25 pieces via LBC Courier tayo or GRS. Pag 100 pieces na pataas, kung ayaw nila magpa-deliver sa amin, may mga ano kami, suki, like tracker or van, may mga suki kami na bibig rest assured darating ng safe sa customer namin. And then, another thing also para kasi mahirap yung signal sa amin. So, search nyo lang yung Grafted ABR Sweet Jackfruit by Henry and Pai. So, yun po yung FB page namin. Okay. So, mas madaling maalala, Grafted ABR Sweet Jackfruit, tapos merong by Henry and Pai. Yan, yun talaga. Ano? Sayaw, yun yung branding address, ninyo. Address Balinsa Sayaw. Balinsa Sayaw. Tapos nakalagay po talaga yung barangay Balinsa Sayaw, Abuyog Leyte. Abuyog Leyte. Okay, sir, ma'am, maraming salamat po. Sir, maraming din. Maraming, sir, ba, maraming salamat din. Maraming salamat din. We are here, very no? glad na napaunlakan talaga yung ano natin. No? Sa dami ba naman? Sir, happy Father's Day. Ayos, sir. All right, so thank you namin, for coming. May oras pa tayo, no? 20 minutes. You still have 20 minutes. Discuss pa tayo. Maghanap muna ako ng lupa. Ha? Bye, baby boy. Bye-bye. Pwede na. Sa likuran lang, sir. Para ito yung vlog. Para may lalang sa bahay. Pagkatapos yung bunga niya, matamis masarap. Parang may nalagyan ng gatas. Masarap. Yung iba na pagkain ito, no? Asin pa na, no? Ito hindi.
Hindi sour, kasi yung organic. Sweet yan, sweet. Hindi sour. Sour soap. Sour soap. Pero sweet yung, yan. Ano? Sweet soap na. Soap po, tignan mo yung tsura ni Miko. Oh, si Miko ba yun? Thank you. Salamat, salamat. Doña Cory. Queen Serengeti yung buwan. Pink. 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 Bakit dinedicate kay Queen Serengeti? I don't know. Nagpangalan yun, mga professor sa UP. UP, Espanyol. Pwede nyo, kaya nyo yun habang nabiyan. Hehehe. Busog din siya. Ayos na tayo sa bag. Let's go. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.